Bakit kaya pag nakikita ka ang layo ng camera, may ball pen ako. Ito ang ginagamit ko pagka nagbablog ako. This is what I use. Not the iPhone, I'm using my Samsung with pen. Because when you're far, you can use the pen by turning on the video, the camera. So, ayun na nga. Gabi na, mag-isa lang ako. Hindi ako sumama sa kanila. Ang babo ng mga kaligayahan! Manonood ng basketball. Pero hindi ako sumama para makapaggawa ako ng vlog. So, mag-isa lang ako. Katapos ka lang kumain. Ang ulam ko ay bangos. Again, pakialam ko sa Emir na. Ano lang, gusto ko lang i-topic ngayon. Our topic for today, para na ako nagmistulan teacher nito online. Ang topic for today is about the, ano man tawag doon? Discrimination ng trabaho sa Pilipinas at sa Amerika. Sa Amerika, mas madali makakuha ng trabaho at kahit na anong trabaho. Kahit pa ikaw ay may kapansanan, kahit pa ikaw ay duling, kahit pa ikaw ay nakaupo sa wheelchair, kahit pa ikaw ay bungal, kahit pa ikaw ay mataba, kahit pa ikaw ay matanda, makakakuha ka ng trabaho. Kahit saan, maraming tumatanggap. Sa Pilipinas ganito, kailangan ano kayo, personality. Maganda. Sexy. Makita mo sa mall. Sa mall sa Pilipinas. Sa mall in the mall in the Philippines, you can see a lot of girls, ladies choice. Ladies choice. Sales ladies in the Philippines, you can see they are all sexy. Beautiful. Balingkinitan. Makinis ang balat. Mukhang mayayaman. Punta ka dito sa mall sa Amerika, makikita mo lahat. Hindi sila namimili na yun ang kagandahan kasi nagkakaroon ng chance magtrabaho yung mataba, yung bungi, yung pilay. Nagkakaroon ng chance magtrabaho. Minsan nga, magugulat ako pag kumain kami sa McDo. May nagtatrabahong PWD. May nagtatrabaho sa McDonald's. May nagtatrabaho sa mga restaurant. May nagtatrabaho sa mall. Makita mo dito sa mall. Sa mga mall dito, makita mo dito. May mataba, may pandak, may ano. Ganun ba? Yung walang discrimination na kahit na anong itsura mo, you can still have your work. In the Philippines, no, it's different. If you are not a lawyer, teacher, or whatever profession you have, you can go work. Even if you're fat, even if you're like that, but if you're going to apply in a mall or like in Walmart or in like SM City in the Philippines, kailangan talaga sexy, maganda. Bakit ganon? Yung mga matatanda dito, may mga trabaho pa. Kahit na over 60 years old ka pa, pwede ka pang magkaroon ng trabaho. Pero ako walang trabaho. Ako lang ang walang trabaho, parang ayaw akong pagtrabahuhin ng anak ko eh. Ako lang walang trabaho, dito lang ako sa bahay, nag-aalaga ng mga apo. Mga apo ko, luckily, I have online business. Char, I don't have online business. Ah. I'm just in social media. Yan, nag-umpisa akong mag-YouTube, yun. Nag-umpisa ako sa YouTube, tsaka sa Facebook, yan, mga social media, ganyan. Tapos, yun, paminsan-minsan, nag-babysit din. Pero, kasi maliit pa kasi si Mila eh. Yun lang, kailangan yung mga ano dito sa Amerika. Sa Amerika, napakadaling maghanap ng trabaho. Masipag ka lang. Hindi ka mawawalan ng trabaho kahit na mataba ka, pandak ka, may kapansanan ka, kahit nakaupo ka pa sa wheelchair, kahit nakasaklay ka pa. You don't have any reason not to work. Pero pag sa Pilipinas, pag matanda, taba, may kapansanan ka, sa bahay ka lang, dun ka lang. Hindi, parang wala ka ng chance. Kaya marami nag-a-abroad eh. Minsan, may mga nag-a-abroad pa na may mga tapos kasi bukod sa kulang ang sahod sa Pilipinas, kailangan din nila ng mas mataas na sahod na nakakasahod ka kahit na katulong sa ibang bansa. Mas malaki ang sinasahod kaysa may profession ka dito sa Pilipinas. Kim ba? Sana bigyan ng chance din naman yung mga lalo na yung mga mahihirap. Yung matataba, katulad ko, kagaya ko, yung matatanda, kagaya ko, ganon, na magkaroon din naman sila ng trabaho, di ba?
Kaya dito may ang mga tao may mga pera kasi nakakapagtrabaho sila kahit na anong gusto nila. Kahit na 24/7 ka magtrabaho dito, marami kang pwedeng pasukan. Ako lang ang wala. Yun lang ang gusto kong i-share sa inyo, yung bang ano, sana magpaang Pilipinas pareho din dito sa Amerika na. Kaya siguro maunlad ang Amerika dahil nga doon sa ano, wala kasing discrimination yung mga itsura ng mga tao. Pwedeng magtrabaho sa Pilipinas kasi kung wala kang profesyon, kung hindi ka teacher, abogado, nurse, doktor, wala, hindi ka makakapagtrabaho. Pagka ano ka lang, normal na tao ka lang, nasa mahirap ka na ano, hindi ka parang hindi ka na makapag-apply ng trabaho, parang nawawalan ka na ng ano. Pero tayong mga Pilipino kasi maano tayo eh. Masigasig tayo talaga kahit na. Kaya nauuwi minsan, nauuwi sa pagpunta sa ibang bansa, magtrabaho sa ibang bansa. Kasi ganun nga. Hindi ka tulad dito, nakakita ka na ba ng mga Amerikanong pumunta sa ibang bansa para magkatulong? Nakakita ka ba? Di ba wala? Kasi nga, meron dito may mga chance dito. Meron nga ako nakita, nakaupo na sa world dyan, nagtatrabaho pa. Nasa makikita mo lalo kadamihan sa Walmart. Kaya ako kung ay hintay-hintay lang na pumayag si Mila. Si Mila nga kanina umalis pumunta ng basketball, sabi ko niloloko ko. May date ako, alis ako. Sabi niya, "No Lola, you're a good girl. You don't have boyfriend. A good girl don't have boyfriend. I was just teasing her. Now I'm going to a date." But Mila reacted already about to cry. She said, "No Lola, you're a good girl." Okay, I'm a good girl. Remember that always when you grow up, okay, no boyfriend. Yes, I will not have boyfriend because I'm a girl like you. Sabi niya. Ay, grabe yung apo ko. I hope you enjoy my video for today. Again, tungkol sa America and Filipino. Next time, nasa cooking naman tayo. Halo-halo lang ang aking vlog. Thank you for watching and thank you for supporting. And I'll do the same. Thank you and have a good day. God bless us all. Bye!